So guys, welcome ulit sa panibagong pagkain na ating i-prepare by Lipo's Kitchen. Ang ating i-prepare ngayong gabi ay pork dumplings. Ang una nating ingredients ay pork giniling, garlic, sibuyas, kinchay, onion chives, dalawang raw egg, carrots, patis, garlic salt, pepper, gyoza sauce, at dalawang pack ng dumpling wrap. So guys, simulan na natin. Ang una nating ilalagay para mabuo ang ating dumplings ay carrots. Mas madami, mas masarap. Sibuyas. Bawang. Kinchay. Onion chives. Dalawang itlog. At ang susunod, haluin natin ng mabuti. Itong proseso na to ang pinakamahalaga dahil para maayos ang distribution ng mga ingredients pag inilagay na sa dumpling wrapper. So, ang susunod natin ay garlic salt, 1 teaspoon, pepper, 1 teaspoon ulit, sunod ang patis, 1 teaspoon, at ang ating gyoza sauce, 1 teaspoon ulit. At ito, ang ating ipanghahalo, ang ating mga kamay. Make it sure na naghugas kayo ng mabuti para malinis ang ating paghalo. Bakit kamay ang aming ginagamit imbis na panghalo? Kasi mas maganda at mas mahahalo natin ng maayos ang ating product para maganda ang kalabasan. Onting tip para mas maganda ang ating finished product at manatiling malinis ang ating pagkain. Mas maganda kung wala tayong kuko pag nagluluto para hindi nag-i-stay ang mga dumi sa ating mga fingernails. So, ito na yung dumpling wrapper natin. Ilalagay na natin ang ating pin-prepare na meat. At para mas maganda ang ating pagkakasarado dito sa dumplings natin, make it sure na hindi siya marami at hindi siya bulky para maayos ang pagkakagawa. So guys, ganito natin siya isasara. Watch closely para maayos ang ating pagkakasarado dito sa ating dumplings. I-overlap lang natin siya sa bandang taas.
Para talagang saradong sarado siya at hindi lumabas ang meat. Yan ang isa nating dumplings. And so, subukan pa natin gumawa ng isa. Another one. Huwag masyadong madami. Takpan. I-overlap para masil ng maayos ang ating dumplings. At ayan. Gumawa pa tayo ng mas madami para mas madaming makakain. So guys, magkaiba sila ng procedure kung paano natin niluto yung siomay nung nakaraang vlog. Make it sure to watch that siomay tutorial. And ito na ang ating mga tapos na dumplings. Yan. Then, ang gagawin natin is magpapakuluto tayo ng tubig at lalagyan natin ito mamaya ng mantika. Iboboil natin siya sa water, which is ang ating dumplings, para maluto. So guys, kung nakikita nyo, meron ng mantika ang ating boiling water. And ito na ang ating dumplings, naka-ready na. Kukuha tayo ng isa at ilaglag lang natin siya dito. Sunod naman. Sunod-sunod lang. And hanggang sa maluto siya. Ito yung sinasabi namin kanina, guys, kaya mahalaga siya na naka-lock ng maayos para hindi siya bumuka habang niluluto. So, hintayin muna natin siya maluto, guys. Nakalimutan ko pala sabihin sa inyo na ito ay pre-cook lamang. And kung nais nyong magtira mamaya para pang luto, pwede natin siya iprito mamaya at ipapakita namin sa inyo kung paano siya pipretuhin. So, guys, ito na yung pre-cook natin. And kitang-kita naman, walang nasira sa ating mga dumplings and walang lumabas na meat dahil tamang-tama at secure na secure ang ating pagkakasarado. Ngayon guys, ito na ang aming mantika. Ang pinaglutuan ng aming siomay. Iinit lang natin siya. Papainitin muna natin ang mantika at babalikan natin siya. So guys, ito na lahat ng pre-cooked dumplings natin. Magluluto lang tayo ng iilan para makita nyo ang finished product. Tapos yung iba, itatabi natin sa freezer para naman sa kinabukasan kung gusto natin kumain, eh madali tayo makakapag-prito. Make it sure na wala na siyang masyadong tubig para hindi masyadong tumalsik ang mantika. And huwag na huwag nyo kakalimutan na dapat sigurado kayong mainit ang mantika pag ipipito natin siya dahil kung hindi, magiging soggy ang ating dumplings. So guys, hintayin muna natin siya maluto and let's wait for the finished product. So guys, luto na ang ating fried dumplings. And pro tip, maglagay tayo ng tissue para masipsip lahat ng mga mantika. Mas masarap siya kapag lutong-luto para ramdam na ramdam natin ang crispiness. Yan na ang ating finished product, fried dumplings. So guys, tapos na ang ating fried dumplings. Nilagyan namin ng kimchi sa taas. And kung nagustuhan nyo ang dumpling tutorial na to, please don't forget to like, share, comment, subscribe. At abangan pa ang maraming recipes na paparating. Kain na! Power!